Umiyak siya! Umiyak siya! As in, kasi yun nga, he knew how I felt. Siya yung nag-comfort sa akin nung medyo nag-overthink ako dun sa Tenga moments ko. And alam niya yung pakiramdam and yung meaning sa akin ng lutong bahay nung pumasok yung lutong bahay sa life ko. Ha? Walang mag-iiyakan dito. Pero kasi I lost my lola nung June. And ay, kinuwento ko earlier na siya yung laging nagluluto sa bahay, di ba? Tapos nung week ng week niya, parang sa family ko, may isa-isa siyang naaayos sa mga buhay ng mga kapatid ko, na mga matatagal ng problema. Tapos lagi ko siyang binubulong. Sabi ko, Nay, ako din na, Nay, ako din na. Wala akong specific na hinihingi kay Nanay na blessing na naayusin niya sa life ko. Pero naramdaman ko nung the morning after na sinabi sa akin tong lutong bahay na si Nanay ito, kaya nangyari ito. Yun yung inayos niya sa akin na nag-support siya. Kahit hindi niya napapanood to. Sobrang feel ko si Nanay. Ma! Si Mami kasi sobrang na-feel ko na yung guidance ng lola ko na alam niyo yung feeling ko napapansin niya na yun kasi bago siya mamatay, tinatanong niya ako, wala ka bang show na hindi na, nami-miss na kita sa TV, may ganun siya. Right after niyang mamatay, pumasok to, I'm sure kung naabutan niya to, oh my gosh, talaga. Well, di yun lang, huwag ka tayong magdramahan. Yun lang, Pariyak na ako. Hindi ko yung mga pero, ano nga, tirus na to, wala sa kaya ko. Nakaya ka naman, di yun yun nga. Yung anong pagkain o anong luto mo na sobrang gusto ni Paul? Kape. Sa totoo lang, yun lagi niyang nire-request. Kape. Kasi so, may tender pala tayo papunta. Oo, oh, iba daw yung kape pag ako nagtitimpla. Patamis daw ba? Pero ang favorite niya talaga, tinola. Tinolang manok. So, napagluto mo na siya, no? Hindi. Yung ako nagluto, ininit ko na para sa kanya, pero yung ako gumawa kape. Ang naluto ko na for him, steak. Kasi pag steak talaga ang toka ko sa bahay. Yan ang specialty ko po. Ilang taon na kayo ni Paul together? Ikaw, baka mamali. Magpo-4. Magpo-4 na pala. Yes. So, how's the 4 years so far? Siguro by now, masasabi ko po, napafeel sa akin ni Paul yung hindi ko ina-expect. Akala ko di kami aabot sa ganun ka-deep na connection. By now, na-feel ko na kay Paul yung level of trust na we have. I feel safe with him na I think that's hard to reach eh. Yung kaya mong sabihin kahit ano sa kanya, kahit alam mong ikakagalit niya, sasabihin mo pa rin kasi ganun kakatiwalang safe ka sa kanya. Yun. Okay, congrats, Marty. Yeah, there you go. Isa pa. May isa pa! Kay Chef, ano? Kay Chef Hazel. Ayan. And his Chef... Ilit. Ilip. Okay. May anak ka na rin? Tama ba? Firm mom po ako. So, meron po ako. Trying pa lang. Right. Kakakasal ko lang po last June. Nandiyan po yung husband ko, si Raz. Ah, okay. Yung kaya ka i-ask. Kasi kay Chef Hazel, yes, how was it being a mother, influencer, I mean, your cooking? Sobrang laki. Kasi, matagal na panahon na dalawa lang din naman kami ng anak ko eh. So, yung pagluluto sa akin, talagang kasama na talaga na lumaki siya na, alam mo yun, syempre kung dalawa lang kayo, nagluluto ka para sa kanya. Lahat ng mga request niya, ikaw ang nagluluto. Tapos, ituturo mo din sa kanya kasi kailangan na maging independent, kailangan na matuto magluto. So, masaya ako na nagagawa ko yung party ko as cooking ina talaga para sa anak ko. Okay, thank you. Thank you so much, Ate Rose. Maraming salamat. Iba talaga din talaga ang cooking ng ano,
a mom. Yes. Iba talaga. There's so much love in it. Yeah. So, thank you so much, Ate Rose. Here's our next question. We have Mr. Neil Ramos of Tempo. Thank you. My question is for Shekely. Ma'am, good afternoon po. Good afternoon, sir. I've been doing this for a while na sa social media na finally, nagawa mo na rin siya sa TV. So, do you see any marked difference po? Actually, yung difference na napansin ko talaga is yung makeup. Pero mag-vlog po kasi ako, minsan chop-chop pa yung lips ko, putla-putla. Dito po kasi, nung in-upload ko yung trailer ng Luto Bahay, ay, bakit ka naka-makeup? At saka, bakit di kita yung kilikili mo? Kasi yun yung pinabahan talaga sa vlog. So, yun yung naging challenge. Ay, hindi naman siya challenge, ha? Siguro challenge sa mga nanonood. So, excited sila kasi, yun nga, yung mga, siguro yung mga ina-upload ko, ganyan, makikita na talaga nila sa TV. And yung kakulitan ko din siguro online, hinahanap din nila. Lagi nila tinatanong, kailan ka namin mapapanood sa TV? So, ang reply ko lang po lang, hindi ba ako artista, gano'n. Kaya nung binigay po itong project na to, sobrang great. Kumbaga, nag-thank you talaga ako kay Lord. Kasi, kumbaga, hindi ito yung prayer, hindi ito yung number one prayer ko talaga na ma-achieve talaga. Kaya, yun, happy ako kasi nabigyan tayo ng opportunity na mapanood sa TV and mas makapag-share pa sa mga audience ko talaga. Yun po. So basically, kukay pa yung audience sa social media at sa TV, right? Yes. Do you feel that the need to actually tweak your personality a bit para lang, you know, umakma dun sa mga? Simula na nag-start kami ng taping. Nag-a-adapt naman siya. So, siguro dito, si Mikey talaga yung nagtuturo sa akin how to, kumbaga, paano yung sarili ko sa TV. Kasi ang challenge ko lagi pa nag-taping kami, saan ako titingin yung camera? Kasi ba nag-vlog kami? Isang cellphone lang. Yun lang, palipat-lipat yun. Prito. Sa akin ulit. Prito. Sa akin ulit. Doon tatlo. Sabi ko, Mikey, may astigmatism ako. Nagtutuling ako. Saan ako titingin? Sa lens ba? O sa square na gano'n? Yun lang. Yun lang po yung challenge for me. And nakatuwa kasi sina Mikey, sina Derek, ginaguide naman po nila kami. And siguro po, pag mas tumagal-tagal-tagal po, yun po, mas makukuha pa rin po. Yes. Finally lang, ma'am, bakit Chef Elite, could you just make clear kung ano yung reason or with your mom, Digger, or your name? My name po. Handle. Ah, yes social po. Social media handle. Okay. Elite po kasi talaga yung pangalan ko. Elite Free siya. Kaya nga before sa Toyota, kapag hindi nila matandaan yung pangalan ng agent nila, hindi na. Yan yung nag-assist sa akin sa showroom eh. Mahirap letter Y. Ang lagi sinasabi, yamang lupa, yamang tubig. Elite. So, hello? Nasaan po ba si yamang lupa, yamang tubig? Because my middle name po kasi is Yabon.